Asahan ng posibleng pagbaba ng presyo ng isda dahil sa pagdami ng supply. Lala po ng pagkatapos ng close fishing season sa Visayas at Zamboanga Peninsula. Maging ang paborito nating galunggong, bumaba na rin ang presyo. Si Dominic Almelor sa detalye. Rise and shine, Dominic. Timing lang. Sulit ang pagod ng mga mangingisdang ito habang pinagmamasdan ang dose-dose ng tuna na nagtatampisaw sa kanilang lamba. Sakuhang ito sa karagatan ng Barangay San Agustin sa San Jose Occidental, Mindoro, aabot sa 350 kilos ang nahuli nila. Sa isa pang video sa parehong lugar, nasa 74 na kilo naman ang kanilang nalambat. Ganito na raw ang mga huli nila sa araw-araw. Salamat sa tulong ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ayon sa San Agustin Lambaklad Fisherfolk Association o SALFA, mas naging masagana ang kanilang pangingisda mula nang makatanggap sila mula sa BFAR ng teknolohiya at kagamitan na nagkakahalaga ng 3 milyong piso. Lambaklad ang sistema nila sa paghuli ng tuna gamit ang lambat at lubid sa halip na kawayang poste na inilalagay sa ilalim ng dagat. Kaugnay pa rin sa masaganang pangingisda, inanunsyo ng BFAR kamakailan ang pagbaba ng presyo ng galunggong. Dagsa kasi ang supply nito sa mga pantalan at ayon sa ahensya, posibleng dumami pa ito habang papalapit ang tag-init na siyang peak season ng galunggong. Sinabayan pa ito ng pagtatapos ng 3 buwang closed season sa ilang karagatan sa bansa, katulad na lang sa Visayan Sea at sa may Zamboanga Peninsula. Simula noong Biyernes, Pebrero 16, bukas na uli ang panguhuli ng sardinas sa karagatan ng Visayas. Inalis na rin ang fishing ban sa sardinas, mackerel at tamban sa East Sulu Sea, Basilan Strait at Sibugay Bay sa Zamboanga. Sa ngayon, ayon sa BFAR, mabibili ang galunggong sa 100 hanggang 230 pesos kada kilo, mula sa dating 200 hanggang 330 pesos. Gayunpaman, aminado rin ang ahensya na posible ring tumaas ng bahagya ang presyo ng galunggong at iba pang isda dahil sa pagtaas ng demand ngayong Kwaresma. Mga isda sa palengke, particularly itong galunggong, para mas mapababa pa natin yung presyo, no? Pero kailangan din kasi nating ikonsidera na hindi lang naman doon sa supply yung factor minsan pagbababa ng presyo, no? May mga contributory factor din like yung fuel na kapag tumataas, may epekto talaga ito sa presyo ng mga bilihin. At isa itong sitwasyon, no? Isa itong sitwasyon na limitado ang kontrol ng pamahalaan dahil ito ay pandaigdigang hamon. Dominic Almelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.